Meron kasi mga nakarating sa akin na mga balita na meron daw naghahamo ng debate, merong naghahamo ng kung ano-ano. Ang dami. Masyado maiinit yung mga natatanggap natin ng mga post. Pero naturuan ako sa matagal ng karanasan ko sa pakipag-usap, mag-deal sa mga ganitong situation na huwag na lang sila pansinin. Dahil para sa akin, ito ay palatandaan na epektibo talaga ang presentation natin, Brother Toto. Ng katotohanan, exposition ng mga error at yung pagdidiin natin ng katotohanan na aral ng Bible. Kaya nakakarinig tayo ng mga reactions na hindi lahat positive. May mga negative din. May mga nagbabash. Merong mga nagpo-post dun sa mga devotional na pinapost ko sa Facebook araw-araw, ting umaga. Pero yung devotional yung pupasukan niya ng mga paninihira na kung ano-ano. Adventist yun, seven-day Adventist yun. So, kung talagang kayo nasa katotohanan at dala nyo ang Panginoon sa Kristo, dapat maging example kayo kahit sa social media. Huwag kagad mainit ang ulo. Kasi at ang pagiging totoo ng isang Kristiyano, hindi lang nalalaman sa kanyang mga belief at mga aral na tinasabi, hindi sa buhay din. No? Yan ang natutunan ko sa buhay. Wala mang maniwala sa sinasabi ko, pero I will still remain tempered kasi I know na hindi naman mensahe ko ang salita at ibento kong aral ang sinasabi ko. It is coming from the Lord. It is coming from God. Kung ako ay tinatanggihan nyo at nagagalit kayo sa akin dahil sa sinasabi ko na galing sa Panginoon, hindi kayo sa akin nagagalit. Nagagalit kayo sa Panginoon na aking nire-represent sa programang ito. Di ba, Brother Toto? Yeah, tama po yun. Kasi nga sa atin, we're doing this out of love. And that's the reason why we're trying to avoid yung mga mabuview ng tao na confrontational. But actually, we cannot avoid yung response or yung reaction ng mga tao, especially when people identify themselves as Adventist. Ang yes. Atin pong opposition is more of Adventism, hindi yung Adventist person. Hindi yung tao ang kaaway natin eh. Ang ating pagpaglaban ay hindi sa laman at tugo. Hindi sa laman. Correct. Spiritual so, warfare. Yung mga maling argument, sabi nga ni Paul. Doon po sa aming mga chat group at particularly doon nga, ito si Brother Jezreel nagbate. Sabi niya nga kilala ako ni Hoven, yung Brother Hoven. Brother mm-hmm. Hoven, inaanak ko yan sa kasal. And yun yung palagi kong sinasabi doon sa group. Sabi ko, don't take this personally. Kung meron mang mga sharings tayo dito that could probably feel make you feel offended, don't identify doon sa pagiging Adventist as a person. Check yes. mo yung doctrine, yung Adventism. Yes. Kasi nga, at the end of the day, ang identification natin does not come from the membership. It comes from our being Christians, children yes, of God. Yes, yun yung pinapaliwanag yes, ko. Eh. Sabi ko, you know, sa langit, pagka tinanong, ano ka, Adventist ka? O Catholic ka? Or Baptist, Methodist? Hindi ganon. Ang hahanapin ng Panginoon sa ating puso ay kung andyan ba si Kristo? Siya ba ay Panginoon at nagpagligtas ng buhay mo? So at nakikita the end of the day, ba si Kristo sa iyong pananalita? Ayun, nakikita ba si Kristo sa iyong pagtrato sa mga tao? Ikaw ba'y mainitin ng ulo, magagalitin? Well, naiintindihan natin at nuunawa na lang natin sila. Kasi yes. Para sa iba, yung ginagawa nating presentation ng mga false teachings na na-discover natin nung nasa low pa tayo natin yes. na yes. paninira. No, hindi paninira yun. Iyon po, hindi, kasi pag sinabing paninira, walang batayan. Walang, okay. Nag-invento ka lang ng salita na walang katotohanan. Yun ang paninira. Yes. Pero okay. yung sinasabi namin, galing kasi kami dyan, sinasabi lang namin siya kung na-discover namin after maunawa namin ang light ng scripture, after namin okay. ma-receive ang gospel ng salvation, hindi pwede kami tumahimik lang. Kasi kung gusto kami tumahimik lang, magkakasala kami sa Panginoon. Ang Panginoon kasi to the Holy Spirit, accountable tayo sa Panginoon. Kasi ganun din naman kayo, di ba? Galing sa Catholic, no, naging Adventist kayo, parang proud kayo, naging Adventist kayo, always kayo sa Catholic. Di ba nagtetestimony naman kayo? So pareho lang din sa amin. Kaya lang, ang pinakaiba namin at ang advantage namin ni Brother Toto, galing kami dyan, kabisado na namin doktrina nyo, lalo naman ako, kayo, hindi pa kayo galing dito sa pinagagalingan namin. Hindi nyo ba naintindihan? Kaya ang gusto lang namin ay
makinig muna kayo bago nyo kami hatulan. Amen. Ba, kahit naman kayo, kahit naman sinong tao, di ba, yun namang laging sinasabi na, bago kayo humatol, pakigad nyo muna. No? Remember, ang aming discussion ay friendly at educational. May mga ginagamit kami mga materials galing sa inyo, mga books. So, hindi sa amin galing, no? Yung mga bagay na yan. So, okay? So, remember, iniiwasan na po natin yung mga bashers. So, nagbablock na po kami. Kasi hindi kami humahabol sa maraming nakikinig. Followers. Pero nagugulo. Hindi kami after that. Ang after kami, maraming makapakinig ng message, ng salvation. At tumanggap sa Panginoon, okay lang. Okay lang. Truth seekers. Kaya po, truth seekers talaga. I don't care. Kung konti lang, huwag kayo mag-subscribe. Hindi ako apektado niyan. No? Basta ang mahalaga ay madala lahat kayo at matutunan nyo ang katotohanan. Yes. Okay? Binabati.